Okay. Wala pa. Yeah. Ayan na. Okay. Hi. Ayan, si Monica sis. Yeah. Yan, bukang pasabak tayo sa English dito. Go ahead, sa'yo po Ay, ang no, no. oras na ito. Go ahead, go ahead. Okay. So invited lang ako ni ano ni sis iPad Elena, no? Kay siya man naka-registered. Tagalog po Hello. tayo dito, sister, ha? Tagalog po. Okay. Go ahead po, So sister. Go ahead. okay. So ang gusto ko lang i-share kasi sa dami ko experience about healing, right? So gusto ko i-share yung 19 nervous lang 2007 nagkaroon ako ng cancer sa breast, no? Then dahil yung devotee ko sa Divine Mercy, yun ang dinadasal ko always, yung ano, yung 3 o'clock prayer at saka yung chaplet of the Divine Mercy at that time. So, yung time na yon maliliit pa yung mga kids ko. Then, hindi ko kayang tanggapin yung time na yun na diagnose ako ng breast cancer. Then, dahil nandito na kami sa Europe, yung pagka-busy ng mother, as a mother, as a wife, and then, alam mo na sa Europe is talagang yung buhay dito. Dito talaga is busy, lalong-lalo na pag yung kids mo maliliit pa dahil wala kaming katulong dito, hindi kagaya sa Pilipinas. Then nung, dahil sa maliliit pa yung mga kids ko, wala akong time sa sarili ko na magpa-check, na mag-think about myself, ganun. Dahil sa busy nga na, busy sa mga bata, ikaw yung driver, ikaw yung luto, ikaw yung maglinis, ikaw lahat. And then, plus yung ano mo sa pag-serve kay Lord na ini-extra mo talaga yun pagka yung mga bata na sa school. So, ang ginagawa ko early morning bago ako maging driver ng mga kids ko, about 4 o'clock in the morning, gising na ako. Ginagawa ko na lahat yung mga gawain ko para makapag-breakfast ang the whole family. Then, at mga 6 o'clock, na-ready na lahat ng gawain ko. Then, nakapag-breakfast na kami. So, mga 6:30, hatid ko na yung mga bata sa school kasi 7:30 yung mag-start ang school dito sa abroad. Kaya dahil sa very traffic, early morning talaga, ginagawa ko yun. Inahatid ko yung mga bata. From there, sa school, hindi na ako umuwi. Diretso ako sa simbahan. Nag-help ako sa kumbento ng mga madri at saka sa church. Yung parang ano din, yung nakipagkaibigan ako. Kasi nga, pag umuwi pa ako, very traffic. So, malilate na naman ako sa pagsundo ng mga bata. Until na mga 2 years later yata, may na-find out ako sa sarili ko na there's something wrong in me. I thought na dahil lang yun sa yung mag-ano ka na ba yung mau, anong tawag doon, tina-translate ko pa. Yung siguro sa busy mo sa ka, yung iniisip mo lang family, yung mga bata na everything is ano order ganon. Yung minsan as a mother, minsan kung may sakit ka, hindi mo pinapansin kasi no time nga is sarili mo iubos ang lahat. Ganon. Hanggang na ano ko na talaga na hindi na maganda yung naramdaman ko, there's something na yung sa breast ko may ano na, may nana na, may something na hindi na talaga normal. So kaya ako nagpa-check. Nung nagpa-check na ako sa doktor, it was a Friday at 3 o'clock in the afternoon kasi nga dahil sa takot ako magpa-doktor, I need to ask my husband na kung pwede niya ako samahan, ganyan. So, buti na lang na free time siya sa ganong oras, sinamahan niya ako. Kaya nagpa-check kami sa women doctor, ganon. And then, ginawa na nilang lahat yung check-up as a woman, na yung inano yung breast mo. And then, ini-scan, ganon. Nung time na yun na in-scan nila yung ano ko sa breast, yung nurse na gumagawa sa akin, yung nag-assist,
parang tumutulo yung luwa niya. Sabi ko, anong nangyari? Bakit tumutulo yung luwa mo? Then, hindi niya kayang sagutin yung question ko at that time. Kasi nga, they are not allowed, no? Kasi nurse lang siya, kailangan ko hintayin yung doktor. So then, nag-wait ako sa doktor na siya mismo ang magsabi. Then yung nandun na kami sa ano sa doctor's office, ganun din yung face ng doktor na parang hindi niya ako madiretso. Pero kailangan talaga. Kaya nung sinabi sa akin na meron ka bang history or sa about sa cancer ng family mo, sabi ko, wala naman. Sabi niya, nagpa-check ka na ba nito? Sabi ko, no, it's the first time para sa akin yung pa-check up na yun. Kasi nga, dahil sa busy nga, sometimes kasi pagka ang nanay, pagka may naramdaman, parang, ay, mamaya na lang hanggang gumabi na naman, hanggang the next day na naman, ganito. Kaya yung time na yun talaga, first time talaga, nagpa-check up ko. Yung pala is late na. Kasi nga, grabe na pala yung ano ng breast ko. So, may nana na, may tubig na, may kung ano-ano, masakit na siya kahit na matisod mo lang ng kunti, ganon. So, nung sabi ng doktor na kailangan ko ng second thought na magpa-check another doctor, so nagpa-check ako uli sa another doctors na ganon din, diagnose ko, walang nagbago. Dahil at the time, wala kami sa lugar namin, I need to, nag-ask ng doctor sa akin na it's better siguro na you go back to Germany and then having, daw, another check para, para sigurado. Kaya nung pumunta ako sa lugar namin sa Germany, kasi at the time, wala nga kami doon, na-assign kami sa ibang bansa. So, nung pag-check up ko doon, ganun din ang diagnose ko, cancer sa breast. And then sabi ng doctor, I need to stay daw doon sa Germany kasi nga another checkup na naman, kailangan talaga i-check ang the whole ko sa organ sa inside. So nag-asa ko ng doctor na kung pwede uwi muna ako sa amin, no? Yung time na yun, nasa Belgium, hindi Belgium, nasa Romania kami at that time kasi dahil sa work ng husband ko, na-assign siya doon. Then, umuwi muna ako sa Romania. After that, mga 6 months later, parang hindi na talaga maganda ang nangyari. Kasi before na hindi ko pa alam na ganun ang sakit ko, hindi ako nag-worried, hindi ako natakot, hindi ako nagano dahil sa busy ng ginagawa ko. Pero nung nalaman ko na mayroon pala akong ganung sakit, siguro mga 2-3 months talagang nag-ask ako sa sarili ko at tapos nag-ask din ako kay Lord na ngayon na maganda na ang buhay ko, mahal ko na asawa ko, mga anak, wala akong problema. Tapos ito na find out ko na ako pala ang may problema. Ako pala ang nasa sitwasyon na nangailangan. Kasi I used to help other people. I used to na pray sa other people. Kasi nga masaya akong ginagawa ko yun dahil sa thanks, sa pasalamat ko kay Lord sa buhay na nakamtan ko ngayon. Although hindi naman ako worthy to receive all these things, graces na na-receive ko ngayon, who am I, no? Pero sa lahat ng bagay, ay yun ang ano ko na nagpapasalamat ako kay Lord. Yun ang parang balik ko sa Kanya to serve other people, especially people that I do not know. No, kasi really, I'm happy to do that. Ito din siguro ang ano ko, ito din siguro ang calling ko na other people ako, no, nag-help talaga ako sa other people, especially kung saan kami ipapadala ng government sa Germany. So nung nangyari na yun na another 3 months na yung talagang worried na ako, instead na magalit ako sa sarili ko, instead na mag-asa ko, why me, no? Why me? Yung first, parang hindi ko sukat akalain, ako pala ang nangailangan ng tulong. Ako pala yung merong pagkukulang sa sarili ko dahil hindi ako nagpa-doctors, no? And then, I used to help others to, nag-advise ako na
na magpa-check up ka. And then here come na ako din, wala, hindi ako nagpapa-check kasi nga wala nga ako nararamdaman, nakala ko normal lang yung pain ng breast ko kasi wala sa isip ko na may nagkaroon ako ng ganun. And then kaya inano ko si Lord, instead na mag-ask ako na mag-worried ako, binaliktad ko yung worried ko into Thanksgiving prayer. Nagpapasalamat ako kay Lord, yun ang naging prayer ko. Pinasalamatan ko siya sa lahat, especially yung mga struggle ng life ko na nalagpasan ko, yung mga problema na nadaanan ko when I was a little girl hanggang naging teenager, nalagpasan ko lahat-lahat hanggang nakapag-asawa ako ng mabuti, and then hanggang may mga anak na ako. Ito na naman na nagkaroon ako ng sakit ng cancer, na which is na parang napakahirap tanggapin, no? Pero pagka ikaw pala ay mabuo yung tiwala mo kay Lord, na idaan mo sa Thanksgiving prayer, na natanggapin mo na ikaw mismo ang nagkakamali, ikaw mismo yung may part ka, malaki ang part ko na bakit ako nagkasakit, kasi nga libre na nga dito yung doctor's check ko, wala akong babayaran ng mga medication kasi bayad yung mga insurance ko, kasi dalawa yung binabayaran namin, may private insurance, may government insurance. So ganun. So as in wala, at saka dahil siguro na wala akong maintenance, wala akong mga medication na ininom, no? Kung may headache ko po, siguro yun lang. Never na nagkaroon ako ng sakit sa buhay ko na kailangan ko talaga ng maintenance, ganun. Kasi siguro yung trust ko na lang sa sarili ko na ay okay lang ako, no? Then, yung nga sinasabi ko, yung 3 months na yun. Then, yung 3 months ko yun, another 3 months, kasi 6 months yung binigay ko na time sa sarili ko. Tinanggap ko na nagkasakit ako, ganun. And then, one time na nag-pray ako uli, there's something inside of me na pinupush ako na I need to go back to Germany, na kailangan ko na talagang bumalik doon and then magpa-check uli. Then luckily, na thanks be to God, na nung nakarating na ako sa Germany, witness ito si sis sister iPad Elena's, because she was with me at that time na nag-asa ko sa kanya if she can come with me na magpa doon sa doctor, kasi I was alone at that time. So yun din ang sinabi ng doktor na yung breast, kailangan ko na talaga na magpa-chemo or magpa-opera, and then I need to stay in Germany. So wala akong ibang ginawa kundi mag-stay ako doon, chinik lahat-lahat ng ng organ ko, lahat-lahat, the whole week. Sa loob ng isang linggo, ang ginagawa ko lang talaga is kinakanta ko yung chaplet. Yun lang ang pray ko, chaplet, Divine Mercy, at 3 o'clock, ganun. And then, of course, nakikipag-usap ka kay Lord heart to heart na sa time na yun. Kaya nung ginawa ko yun, it was a very cold weather na halos hindi ko na maramdaman yung cold weather dahil napukus na ako doon sa mga everyday check-up. Kasi outpatient ako dahil nga wala naman akong naramdaman. Yung hindi ka na makatulog ba, hindi naman, nakakatulog ko na maayos, nakakain ako ng maayos. So kaya naging ako outpatient, pero everyday ako, the whole day, nasa sa doctor, sa hospital, na yung check-up na yon. Hanggang dumating yung Tuesday yun, kasi weekend akong pumunta sa Germany. Yung Tuesday na yon, sabi ng doctor sa akin na you need to ask your husband or you need to tell him na he needs to come na kailangan na daw niyang pumunta doon sa Germany para mag-sign sa lahat ng documents. Kasi even though matagal na ako sa Germany, hindi pa rin ako makaintindi ng German na yung talaga. No? Kailangan ko pa rin talaga yung husband ko. Kaya dumating siya ng Wednesday and then nag-sign na siya lahat-lahat kasi going to chemo na ako and then maybe operation. Dalawa lang ang pwedeng mangyari at the time. Nung dumating na yung husband ko, nag-stay siya until Friday. So it nag-assist siya sa akin. And then about Thursday, another check-up na naman. So yung Thursday na yon, habang nilagay ako sa MRI, parang umano sa akin yung napaka
hindi ko mas, there is no words na ano na yung paano ko ba ito explain na pinarandam sa akin ni Lord na natingnan mo anak yung mga kasamahan mo sa clinic na to ni hindi man lang ako tinawag ni hindi man lang nag-ask ng help yung busy sila sa kakahintay ng results sa doctors or busy sila sa kakaano ng kanilang sarili na medical ano lang yung kumbaga sa ano yung sa medication lang at saka sa doktor wala na yung spiritual ano yun ang pinaramdam sa akin ni Lord. Kaya ang ginawa ko, instead na i-pray ko ang sarili ko, sila ang dinasal ko, no, na yung kasamahan ko sa clinic. Kasi yung kasamahan ko sa clinic, syempre pa, puro mga cancer patient, yung kagaya ko. Yun ang ginawa ko. Nagdasal ako doon habang chinecheck nila ako yung mind and heart ko, na-focus ako doon sa mga kasamahan. Kasi, natataka ako, still I can smile at no na yung ngumingiti pa rin ako nakikipag-usap ako yung faces nila hindi mo na madro-drawing kasi nga of course yung nasa dulo na sila talaga ng ano na kumbaga sa ano mga grabe yung sakit na yung clinic na yun puro kami mga may sakit pero dahil sa grace ng mga Filipino talaga na even though na mayroon tayong sakit mayroon tayong problema still nakakangiti pa rin tayo sa ating kapwa yun ang napapansin ko kaya ang ginawa ko instead na sarili kong idasal ko sila yung dinasalan ko and then the next day na it was Friday at it was Thursday diba yung pinakalas ng check up ng doctor it was Friday so tinawag kami ngayon ng doctors about after ng 3 o'clock Friday with my husband kasi kailangan daw nila kaming kausapin sabi ko nakasign na kami ng Thursday lahat-lahat. Nag-ano na yung husband ko. Ano na naman itong ano ng doctor? Sabi kong ganun. Tapos nung pumasok na kami sa office ng doctors, tumulo yung luha ng doctors na hindi ko maintindihan bakit nag-waterly yung eyes niya. Sabi kong ganun. Tapos ayun, umupo kami. Ngayon sabi ng doctor sa akin, anong ginawa mo kahapon while na nasa MRI ka, chinek up ka, sabi ko, siyempre sa isip ko lang yun, sabi ko, nagdasal. Pero hindi ko sinabi yun kasi alam mo naman, pag hindi prayerful, pag hindi spiritual, ano talaga yung tao, hindi mo sinasabi yung gano'n, kinikip mo lang sarili mo kasi nagtatanong lang naman siya sa akin. Tapos yung question niya, siya na rin ang nagsagot. Sabi niya, nagdadasal ka ba? At that time, sabi ko, Sabi kong ganun. Sabi niya kasi ano na-erase lahat ng knots ng breast mo. Wala na kaming makita yung last ng MRI mo. Clean lahat, wala nang makita as in. Sabi ng ganun ng doktor. Sabi ko akala ko mamamatay na ako kasi kasi tumutulog yung luha niya. Yung pala hindi niya sukat na ma-explain at saka hindi niya sukat maisip na paano nangyari yun na bilang isang doktor na pinaka-head talaga ng doktor I know his name it's a doctor Summer yung pangalan niya na sabi niya sa akin talaga na walang ibang maano niya talaga maisip kung hindi nagdadasal ako na yun ang ano ko talaga. Tapos, hindi ko naman pwedeng i-deny, no? Pero hindi ako makasagot talaga at the time. Hindi ako makasagot. Pati ako na-shock ako. Kaya nung sabi ng doctor sa akin na you need to stay one more day para siguro instead na operahan ako, tinanggalan lang nila ng konting ano para ipa-check talaga kung talagang lahat na erase yung ano ng sa cancer ng breast ko. Luckily talaga at thanks be to God, wala. Hanggang ngayon, umabot na ng 2007, ano na ngayon, ilang more than 10 years na, wala na talaga, hindi na siya bumalik. Kaya, praise God, aleluya, salamat, salamat talaga, Lord. Kaya, nalaman ko na talaga na walang-wala na, through doon sa check-up kong ganun, nagpasalamat ko kay Lord. Tapos dahil sa alam ko na mayroon din akong gawain, sabi ko kay Lord, alam ko na mayroon akong
mission sa mundong ito, meron akong mission sa buhay ko na kahit na ang pinasok ko ay pag-aasawa, may pamilya, pero there's something in me na kailangan kong gawin dahil nga matagal na talaga na may calling ako. Nahirapan lang ako talaga na ano, nahirapan lang talaga ako kung paano kong gawin lahat-lahat. Kaya hinamon ko si Lord, sabi kong ganun, na Lord, hindi maliit yung pinapagawa mo sa akin. Kasi kung sabihin ko sa inyo lahat ngayon, kulang yung time natin, i-shortcut ko na lang. Kaya sabi ko, Lord, gusto ko talaga na ipaano mo sa akin na maintindihan ko, not only me na ako lang nakakaintindi. Kasi pag yung relasyon kasi natin kay Lord, hindi mo maano ang lahat ng tao na maniwala sa iyo. Kaya kailangan mo rin sa sarili mo na something na hindi man ang tao maniwala or hindi man ang tao na makinig, pero at least strong ka, yung alam mo na totoo yung nangyari sa iyo, alam mo na in good faith na mayroong something na nangyari na ikaw lang ang ikaw lang nakakaalam at saka si Lord. Kaya kahit anong bangga man sa buhay, hindi ka basta-basta malugmok or yung kung maano ka man uli, tatayo ka uli kasi alam mo na ganun talaga ang buhay. Kailangan mong malugmok minsan para maging strong ka sa next ng iyong sa buhay. Minsan nahirapan akong mag-ano ha kasi sa dami ng salita ko, hindi ko alam minsan kung anong lingwahe ang gagamitin ko. So, doon na lang muna ako mag-stop. Dito ako mag-end sa sharing kong ito na talagang hanggang ngayon is gumaling ako. At saka, ang pinaka-the best talaga, gusto kong i-share bakit ko ito sinabi. Dahil hindi lahat ng bagay ay pera. Hindi lahat ng bagay ay kailangan natin ng malaking halaga. Kung hindi, ang message na nakita ko dito is trust. Na kahit na wala akong problema sa pera, na ipambayad ng doctors o saang mang alupalop na kailangan pumuntahan kasi baka mas the best yung doctor na yun. Pinakita sa akin ni Lord na hindi lahat ng bagay sa mundong ito pera, kung hindi yung tawagin mo siya, mag-trust ka sa kanya, ask guidance, yung maniwala ka na hindi ko babayaan ni Lord. Kasi sa problema ko hindi pera eh, yung faith, yung problemang yung pinakita sa akin ni Lord dito na kailangan talaga irespeto natin yung doctors. Paano tayo mag-ask ng help kung hindi natin alam kung ano talaga yung totoong problema, kung totoong pangangailangan mo. Kailangan talaga irespeto natin yung doctors, yung mga kung ikaw ay may sakit sa espiritu, pumunta tayo ng pare, di ba? Kung kailangan natin ng help sa spiritual life natin, naguluhan tayo, punta tayo sa pare. Pero pagka physical na ganito, sa health na, kailangan talaga natin ng doctors para specific yung dasal natin. Doon ko nakita, nung nalaman ko na ako pala ay may cancer, specific na yung dasal ko kay Lord. At saka yung thanksgiving ko sa Kanya, buong-buo na. Kaya ko na find out na kailangan talaga natin ang dasal na i-guide tayo ni Lord kung sinong tao, kung anong klaseng tulong ang kailangan natin. Yun pala ang kailangan natin talaga, maging totoo sa sarili. Huwag masyadong trust sa sarili na dahil nandyan si Lord, kung hindi, ano talaga natin, yung yung tamang paraan na si Lord nandyan. Pero gusto din ni Lord na natin ang sarili natin dahil hindi tayo pinanganak na nag-iisa dito sa mundo kung hindi binigyan din tayo ng mga doctors, which is nakalagay yata yan sa sa Biblia yan kung ikaw ay may sakit, pumunta ka ng doctor, ha? Sirach 38.
Oh yeah, Sira 38 yan. Sa Sira 38 yan. Yung Sira 38, alam mo, tingnan mo ha, Sira 38, na find out ko lang yan nung COVID time, 2019. Pero ako, nagkasakit ako nung 2007. So hindi ko alam yun. Kaya the more na ano mo talaga yung Biblia, kagaya ng sinabi ni Sis Elena kanina, na importante talaga yung Biblia. Importante talaga. Hindi lang siya butika, hindi lang siya ano, kung hindi nandun na talaga lahat yung mga explanation natin sa buhay. Hanggang doon na lang, at maraming maraming salamat sa inyo, at nagkataon na pinoward sa akin ni Sis Elena na yung pwede akong mag-share, kasi nag-ask nga siya sa akin na i-share mo yun, maganda. Kaya kanina parang nahiya pa akong tanggapin, hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero nagkaroon ako ng lakas na loob nung siya ang nauna. Thank you so much sa time ninyo, and thank you din sa punto na nabigyan kami ng pagkakataon na ma-share namin na magkapagbigay kami ng sa ibang tao na kung ano ang mga experience namin kay Lord. Maraming maraming salamat sa inyo. Ayan. Thank you so much, Sister Evangeline. At kanina, my dear brothers and sisters, kung napakinggan yung unang testimony, no? Gawing butika at ang Biblia at doktor ang simbahan. Ngayon po, no? Pinagaling na po ng doktor, no? Pinagaling na po ng Biblia at ng doktor itong si Ate Evangeline. Kaya kapatid, siyempre, pakinggan mo po, no? Ito ang ating kapatid dito kasama sa Zoom. Kung ano po ang kanyang masasabi. Ang nagmamayari po at manager ng God Healing Mission na YouTube channel, Brother Angel. Brother Angel, ano po ang masasabi niyo sa kanyang testimony? Of course, God is good. Nepo. All that time. Yes, that's true. That's the power of the Word of God. May kapangyarihan. Sabi nga, God is powerful than your sickness, you know. So, napakabuti ng Diyos, totoo. Yan ang sinasabi natin, especially the divine mercy. So, doon natin mapapatunayan ng church na pag in-approve niya ang isang apparitions, totoo siya. Napakarami na pinagaling ng divine mercy. May isang pastor ganyan din. Hindi siya naniniwala sa divine mercy. Pastor siya. Nung bigla siya nagkasakit, binigyan siya ng divine mercy chaplet. Ayaw niyang dasalin noong una. Pero masakit na pa napakaramdam niya eh. Mahirap na siya umihi, hindi na siya makatayo. Pastor siya, ibang relihiyon. Alam niyo po, ganun din ang nangyari. Naalala ko siya tuloy nung nabanggit niyo na talagang dire-diretso yung divine mercy. Nung dinasal niya yung divine mercy, nagulat siya din po, instant healing din po yun. Kinabukasan, nagulat siya at nakatayo siya. At nakaihi siya. Later on, pastor po yun na napakarami ang congregation niya, nagtayo na siya ng church. Ang ginawa po niya, iniwan niya yung lahat ng mga miyembro niya at bumalik siya sa Catholic Church. Dahil nga pinagaling siya ng divine mercy. And yung ginawa rin po niyo, no? Yung po yung pagdadasal din sa ibang tao, that's a spiritual works of mercy and a corporal works of mercy. At doon nalulugod po ang Diyos na denying yourself, no? Napakahalaga pala noon. Kapag iyan napatunayan natin sa lahat ng mga tao ngayong nakikinig, napakabuti ng Diyos, napakaganda po ng testimony niyo, kumpleto siya, no? Mayroon kang doktor, may family siya, kumpleto, tapos may Biblia, may simbahan, naglilingkod ka pa rin pala. And then yun nga, no, may mga diagnosis pa, no, hindi lang siya yung instant healing lang, pumunta sa pare, that's it, no. Kinompleto nyo, yun po yung lagi kong inaano sa God's Healing Mission ko. Lagi ko sinasabi sa mga tao, tandaan nyo kapatid, lahat na nangyari sa atin, reversible yan. Kung ano man nangyari sa'yo, kailangan lang na isipin mo mabuti, humingi ka ng guidance kay Lord, baka may pagkukulang ka, then afterwards, kung ano man yun, ibigay mo na sa kanya saan ang lahat. Mabigat yan kasi hindi mo kayang shouldering. Pag binigay mo sa kanya yan, gagaan ang kalooban mo. At pagkatapos, yes. So, at tapos sabi nga, gawin nyo lahat. Huwag lang kayo magpa-pray over kay Father. Ano, no. Gawin nyo rin lahat. Confession and go to the doctor. Why? Kapag binigay mo lahat kay Lord, naglingkod ka,
God will find a way. Bibigay niya yung proper doctor sa'yo. Bibigay niya yung proper na tao sa'yo. Ibibigay niya lahat ang mga dasal, itong punto por punto, ibinigay niya rin sa inyo sa lahat ng mga tao nakikinig. Ibinigay niya si Father Darwin sa atin. Ibigay niya yung punto por punto sa atin. Why? Because God works in a mysterious way. Pagdating na niya, pinipili niya, kaya hindi ka pakinuha, parang ako noon, na-aksidente ko, total wreck po yung sasakyan ko noon, nakala ko mamamatay na ako, but binuhay din ako ni Lord sa abroad. So total wreck yung total oo, wreck yung pala. Kasi mahirap talaga sa abroad, no? Kasi I really, no, masarap sa Pilipinas kung okay, yes, naman ang life mo. Pero dito sa abroad, kahit okay yung life mo, sa'yo lahat talaga, sa'yo lahat. And then dahil sa tayo ay sanay tayo na nandito na sa heart natin, sa dugo natin na magdasal at maggawa ng tawang gawa sa tao kahit hindi mo kilala. Kasi you feel hunger eh. And then hindi kompleto yung buhay mo. But then, yung dumating yung time na ikaw na pala ang nangangailangan, gaguide ka talaga ni Lord ng insakto. And then specific na yung dasal mo, ng ask mo kay Lord, kung ano talaga yung needs mo. Wala ka nang maraming sasabihin kung hindi yung totoong meron ka, naramdaman mo. You need to be honest to the Lord. Kasi hindi mo naman pwedeng ipagsinungalingan eh. Kasi you need to be truth inside, amen, of you eh. Yun ang ginawa ko. I need to be truth inside of me. And then, I really, ano, no, yung inano ko nila talaga kay lahat ni Lord na kung nasa Pilipinas ko, 100% mamamatay ako sa sakit na to kasi hindi ko kaya magbayad ng million-million sa doctors dyan sa Philippines. Kasi maririnig ko ang mahal-mahal talaga, no? Pero here I am, no, na pinakita ni Lord, no, hindi sa lahat kumbaga, ng bagay sister, para, mamamatay ka doon sa hirap ng babayaran. Yeah. Sa Pilipinas. Oh, hindi doon sa pag sakit eh. Na sometimes you are too stubborn din, no? Nandiyan na lahat, ganun-ganun, ayaw mo pang magpa-doctors, ganun. Pero then, doon ko nakita na kailangan mo talagang mag-ask ng guidance ni Lord. Hindi dahil may faith ka sa Kanya, you need to open to Him talaga what is really inside of you, kung ano talaga yung problema. Hindi ka maghaka-haka kasi binigyan tayo lahat, may pare, may doktor, lahat na nandiyan. Gamitin mo lang ng tama, yes, maging totoo ka, and then go. And then, ano, ito nangyari sa akin. Talagang in-reach niya ang lahat, pinakita niya na hindi lahat ng bagay ay ang isipin mo saan ako pangbayad. Kung hindi, you need to be honest to yourself, and then kailangan mo talagang maging honest sa sarili mo doon kay Lord. Yun ang ano ko. Maraming salamat. Maraming salamat po. And at the end, sabi nga, kapag pinagaling ka ni Lord, siyempre, ibabalik mo rin yung binigay ng buhay niya mo. Yes. O binigay niya na buhay sa'yo sa Kanya. Yes, by means, amen, of serving the Lord. So, ganun po yung ano doon. Marami ako nakita sa healing ministry namin, sa church namin dati, no, kay under by Bishop Bacani. Ang nangyari kasi yung iba nung pinagaling ni Lord, no? Lahat 'yan, doktor plus yung mga healing ministry. Nung pinagaling, ang nangyari po kasi doon is nawala sila. So 'yun, marami meron po, akong, no? Marami akong lumala i-ano dyan, Brad, kung pwede ako mag-ano dyan, dugtong. Yung meron kasi din akong na-met na ang mangyayari pala sa buhay ng tao pagka na-heal ka and then hindi mo siya, parang seeds, pinagsilbihan, ko parang seeds yan eh, na inabutan ka ng seeds, isa ka doon sa pinakaswerte nakakuha ng healthy seeds, pero hindi mo siya inalagaan. Kaya hindi ka thankful doon kasi hindi mo siya inalagaan. Ang nangyari kasi sa akin, yung very thankful ako sa nangyari, very parang inano ko talaga yun na hindi tao ang nagbigay sa akin ng panibagong buhay kung hindi si Lord. Dahil yun ang paningin ko, talagang inano ko yung sarili ko na mag-serve ako sa Kanya, na maraming paraan ang pagsiserve ni Lord. Hindi lang si Pedro gumawa ng ganito, si Juan gumawa. Mayroon talagang lahat ng way na ano, kasi I believe na everything is from one body but different function, 'di ba? Kaya salamat talaga sa lahat. I'm very very happy and ano na. Ang daming graces na pwede kong i-share pero wala tayong time at saka hindi, ayoko naman kunin yung time ng iba.
Amen. Maraming salamat po sa Diyos. At yan na, totoong ang Diyos, totoo po, totoong may Diyos. Lumapit kayo sa Diyos, lumapit kayo sa church, lalo na yung mga teachings niya. Tingnan nyo, teachings ng church is the divine mercy. Ayun, maraming mga teachings ng church na magugulat kayo, napaka-effective tulad na nangyari kay Sister Evangeline. Yun lang po, maraming po salamat, Sister. No? Sabi, keep it up, no? Keep serving the Lord. Sabi nga, until kingdom come. No? So, tuloy-tuloy na po yan, no po? So, lahat po na nakikinig, sana ma-inspire kayo. At please, i-share nyo po ito. Naku, lalo na may nagdaranas ng mga matitinig kapighatian ngayon, no? Paghihirap, it's, there is always hope in God. Yes, yun po, kapatid. There is always way. Salamat. Maraming po salamat sa pag-share nyo, kapatid. Back to you, Bro Aljan. Okay. Ayan, thank you so much, Brother Sister Evangeline at Brother Angel Santos sa inyong conversation dalawa na napakaganda. At bago po natin tawagin si Maria Lourdes, ang Mother, Brother and Sisters, kasi maraming nakapansin ng damit natin ngayon. So ano po, shout out po kay Father Tom, kay Father Thomas Diricana. Nasa kanya po ito galing, bigay niya po ito kapag mga mother, brother, and sisters, no? Ayan, thank you so much.